Course objectives. Write down four letter D's. Number one, we want to discover what it means and what it involves in expository preacher. Number two, we want to develop skills in preparing expositor sermons. Develop the skills. Ano nga ba yung mga skills na kailangan to develop or prepare expositor sermon? Number three, we want to deepen our passion for expositor preaching. Kung hindi pa po kayo sanay na mag-preach in an expository way, maybe you're more of a topical preacher, then friends, hopefully, madideepen po yung passion natin. Medyo may mag-i-incline po kayo for expositor preaching. And then finally, we want to dedicate ourselves to excellence in preaching. Dedicate ourselves to excellence in preaching. At the end of this seminar, if somehow, ang naging epekto sa inyo, kapatid, ay while you're preparing the sermon, madadagdagan nyo yung oras ng preparation, you don't become a, you know, yung tinatawag na Saturday night fever pastor. Yung Saturday night fever, yung Sabado ng gabi lang nag-prepare ng sermon, dahil i-preach na bukas ng umaga. Sana po ay ma-avoid na natin yung Saturday night fever. After this seminar, madadagdagan po sa Biyernes na po kayo magsisimula. Alright? At least nagdadagan na isang araw. Alright? So, but dedicate ourselves to excellence. Again, the mortal sin in preaching is when you bore people with the Word of God. That's what we want to avoid. We want people to be excited when it comes to the preaching of the Word. We want to become part of those preachers that people must listen. First of all, let's look at the primacy of preaching. Primacy of preaching, simulan po natin dyan. Primacy of preaching. Anong page po yan? 10. Alright. Now, friends, yung pong primacy of preaching cannot be overemphasized. Alam po natin, Christianity got started with the preaching ministry of the Lord Jesus Christ. Diyan po nagsimula ang Christianity sa preaching ministry in Jesus Christ. Napaka-importante po ng preaching. He passed it on to his disciples, the apostles. Continued the preaching tradition. Nung mamatay na po yung mga apostles, ang tawag po sumunod sa kanila, the post-apostolic fathers. Okay? So yung mga apostolic fathers po, yung mga disciple ng apostles, patuloy po sila sa preaching tradition. And then yung mga disipulo po nila, the early church fathers, continued pa rin po yung preaching hanggang lumawak po yung gawain. So sabi po dito, the apostolic fathers are the disciples of the apostles, continued the preaching tradition like Ignatius, Polycarp, and Clement of Rome. Tapos toward the end of the second century, there was a growing resurgence in preaching sa ministry po nila Origen, Clement of Alexandria, Irenaeus, and Hippolytus. So patuloy po lumalawak yung gawain ng Panginoon because of the preaching ministry of the early church fathers. Sa 3rd and 4th centuries, abay mga remarkable arise in preaching, si Basil the Great, Gregory of Nyssa, and si Ambrose. Si Augustine po is considered the greatest of the Latin preachers, while si John Chrysostom is considered the greatest of the Greek preachers. You go through church history, nandun po yan, nakatatak na po yan, mga preaching ministries of this great men of God. But then friends, something happened. Ito po yung tinatawag na the darkest period in the history of preaching. 476 hanggang 1500. Yan po yung Middle Ages. Ano pong nangyari during this time? Bakit po napabayaan ang salita ng Panginoon? Well, friends, dito po one of the major causes for this sad development is the growth of liturgy and the forms of worship, which made preaching of far less value and the preacher conceived more as a priest rather than a prophet. Dito po, 476, nagsimula po yung Roman Catholic system. Sa Roman Catholic system po, yung pastor naging priest. Kasi po yung main job ng priest is the dispensing of the sacraments. Mga sacraments na po ang naging sentro ng simbahan. Kaya yung nasa gitna po ng simbahan na ngayon, ay yung ostya. Yung pulpito, inilagay na po dun sa tabi. Hindi na po yan yung sentro. Alright? So the priest, ang responsibility niya is the dispensing of the sacraments. While sa Biblia, while sa New Testament, the preaching of the Word, yan po yung pinakasentro. The preaching of the Word of God. And so as a prophet, the declaration of scriptures rather than the dispensing of sacraments. So yan po yung isang development na nakakalungkot na isang tabi po ang salita ng Panginoon. But friends, during the Reformation, dyan po na-revive ang biblical preaching
and place preaching back to its eminent position in Christian worship. In the hands of the reformers, the Word of God again comes into its heritage and rules the pulpit. Si Martin Luther po, during that time, yung Reformation, yung Protestant movement, I mean, napakaganda ng timing ng Panginoon. Saka naman po na-discover ang printing press. Nung ma-discover po yung printing press, yung Biblia isinalin sa German, isinalin sa English, at naiprinta, and then people would have a copy of the Bible. And so dito po, mga kapatid, with the Reformation, a new era for expositional preaching has begun. Ang naging battle cry po nila during that time, ito po yung parang pinaka-battle cry nila, in Latin, it says, Predicatio verbi Dei est verbum Dei. Now, I do not know kung yan po yung tamang pronunciation, di ko po alam ang Latin, but Predicatio verbi Dei est verbum Dei. In English, it means the preaching of the Word of God is the Word of God. Yan po ang naging battle cry nila. Anong ibig sabihin, kapatid? Naging sentro uli ang preaching of the Word of God. Ngayon, ang problema lang na itong statement na ito, kapatid. Ang nakakatakot dito na statement, the preaching of the Word of God is, yan po ang nakakatakot, yung word na is the Word of God. Bakit po? Ano mangyayari kapag the preaching of the Word of God is the Word of God? Ano pong danger niyan? Ibig sabihin, kahit anong i-preach ng pastor dyan, yan na ang salita ng Panginoon. Kung anong sabihin ni pastor, nag-preach si pastor, yan na ang salita. The preaching of the Word of God is the Word of God. That's the danger there. How about kung yung pastor, hindi naman pinag-aralan yung salita ng Panginoon? Kahit ano na lang lumabas sa bibig niya. E minsan may mga pastor, di ba, hindi na nag-aaral, bahala na bukas, as the Spirit leads na lang bukas. You know, yung as the Spirit leads, na-abuse yan. No, I believe the Spirit leads us. I have no problem with that as the Spirit leads. Pero kapatid, we need to study the Word of God. Alright? Kaya yan po yung danger na yan. But you know what, friends? Biblically, ito po ay tamang statement. The preaching of the Word of God is the Word of God. Tingnan niyo po ang sabi ni Peter. This is 1 Peter chapter 4, 10 to 11. Lahat po tayo, basahin natin. Ready, read. Wow! Sabi dito ni Peter, kung yung gift mo po ay more on sa speaking, the preaching gift, if anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. Ibig sabihin, kapatid, ang mindset po natin, whenever we stand behind the pulpit, we are the mouthpiece of God. We are preaching the very words of God. Yan po yung tamang mindset. Hindi po natin pwedeng baliwalain ang pulpito. Hindi po natin pwedeng maliitin ang pulpito because the preacher behind the pulpit stands in behalf of God. We are preaching the very words of God. Kaya napaka-importante po na pag-aralan talaga natin ano yung sabi ng Panginoon para yan po yung dalhin natin sa mensahe natin. Hindi po yung human speculation but divine revelation as we find in the scriptures. In fact, ito pong si D. Martin Lloyd-Jones, ito po yung kanyang pananaw with regards to the preacher. Martin Lloyd-Jones, sabi niya, to me, the work of preaching is the what? The highest. And the what? The greatest. And the what? The most glorious calling to which anyone can ever be called. Wow! Napaka taas po ng tingin nila sa isang pastor, sa isang preacher. E minsan po dito sa Pilipinas, medyo mababa yung tingin natin sa mga preachers, di ba? Meron isang tatay, tatlo anak niya, sasabi ng tatay, anak, bright ka, anak, magdoktor ka. Yung isang anak, anak, magaling ka magrason na mag-abogado ka. Ikaw anak, medyo bobo ka, magpastor ka na lang. Ayan o. Di ba napakababa ng pagtingin? Pagka magpapastor, wala na akong mahanap na ibang trabaho, magpapastor na lang ako. Yung ganun bang wala nang mahanap na ibang trabaho, magpapastor na lang. Hindi kapatid, it's the highest, the greatest, the most glorious calling to which anyone can ever be called. Kaya nga po nakakalungkot kung ikay pastor na itinulak lang, hindi ka naman tinawag. You know? Na itulak lang. Kaya medyo doon nakakaroon tayo ng mga problema. And so friends, predicatio verbi Dei est verbum Dei. Ano po ibig sabihin nito in English? The preaching of the Word of God is the Word of God.
We are willing to accept that statement with three caveats, with three conditions. Tatlo pong bagay bago natin tanggapin na preaching of the Word of God is the Word of God. Unang-una, kailangan may accurate interpretation. Pakisulat po yung word na blank, interpretation. Kailangan po mayroong accurate interpretation. We're willing to accept the preaching as the Word of God. Pangalawa, mayroong relevant application. Relevant yung application. Talagang tamang-tama sa pangangailangan natin. And then pangatlo, kailangan it's the Spirit-filled proclamation of the Word of God. Yan po yung tatlong conditions before we can accept that statement, predicatio verbi Dei est verbum Dei. The preaching of the Word of God is the Word of God. Yan pong tatlong statements niyang kapatid, this is just putting it in another way. Ito pong accurate interpretation is our first phase. Yan po ang ating exegetical investigation. Ito pong relevant application is just putting it in another way. Yan po yung second phase natin, which is theological reflection. Yung pong pangatlong spiritual proclamation is just another way of saying ating third phase, which is homiletical presentation. So basically, yung three phases po na yan, those are the caveats, those are the preconditions before we accept that statement, the preaching of the Word of God is the Word of God. Masatisfy natin yung tatlo na yan, then we can be confident yung preaching na yon, salita ng Panginoon yon. Not human speculation, but it is divine revelation. In fact, friends, we need to realize something here. All of us, please, let's read this together. Everybody read. And is susceptible to false doctrines. There is a kind of preaching that violates the integrity. Yung po bang preaching minsan, si pastor, sasabihin niya, ngayong umaga po, babasahin natin, pag-aaralan natin, Psalm chapter 1, tayo po tayong lahat, basahin natin Psalm chapter 1, binasa na Psalm chapter 1, may God bless the reading of His Word, maupo na po kayo. Pagkaupo ng mga tao, lapag ang Biblia, tapos yung pastor, nagkwento na ng kwento. Aba, hindi man lang binalikan yung Psalm chapter 1? Ginawa lang introduction? Hindi na pinag-aralan? Nagkwento na ng kwento? That becomes a violation of the integrity of God's written word. Kasi ang nangyari dyan, ang naging source of authority, yung experience ng pastor, hindi yung salita ng Panginoon. Minsan, we can preach from our experiences and then look for verses to back up our experience. Abay, yan po, we can twist the word of God that way. Kasi kapatid, yung experience po natin, that's not the source of authority. The source of authority is the word of God. And we can back it up with our experiences. But that is not to say, dahil na-experience ko, dapat ma-experience ninyong lahat, hindi naman pwede. Because God can work in different ways. But the principles remain, and that's the Word of God. Kaya dito kapatid, very important, I think there are two blanks in your notes, the challenge of biblical preaching is found not merely in recovering the changeless eternal truths embedded in an ancient text. Tingnan po natin muna yung first half. Sabi dito, yung challenge po ng biblical preaching, hindi lang po yan nakasalalay sa pag-recover, pag-research, pag-aaral ng changeless eternal truths embedded in an ancient text. That's only one half of the task. Friends, the other half, but also in applying these truths to our modern audiences, ever-changing temporal context. Hahanapan mo ng paraan na maging relevant yan sa audience mo, na maintindihan nila at maisabuhay nila yung mensahe na yon. So, ibig sabihin kapatid, yung ating pong trabaho as biblical preachers, number one, we need to exegete the word. But the second half, we need to exegete the world of the audience. Exegete the word of God, but also exegete the world of your audience. Alamin mo ano ang dinadanas ng mga tao, ano ang mga katanungan na gusto nilang sagutin, what are the issues they're wrestling with, what questions they're trying to answer, and then we can make the Word of God relevant to their world. So exegete the Word and then also exegete the world. Kaya sabi nila yung pastor na balanse, he has the Bible in one hand and he has the newspaper in the other hand. Yan ang balancing pastor. Nandyan ang Biblia, nandyan ang newspaper. Alam niya ano ang ginagalawan ng mundo ng mga tao, ng mga members niya. All right. So again, as we've said, the pastor, the preacher is like a tightrope walker. And so dito na, he needs to balance two things. On one side, he needs to be biblical. On the other side,
He needs to be contemporary. Ang tanong natin ganito, is it possible na yung preaching ni pastor is biblical but not contemporary? Is that possible? Oh yes. It's a very biblical sermon. Pero hindi makita ng mga tao nung relevant sa kanila. Hindi nila makita paano i-apply. But it's very biblical. Is it also possible that the sermon is contemporary pero hindi naman biblical? Is that possible? Oh yes. May maraming sermon na ganyan. Merong isang case si John MacArthur. He was relating this in one of his sermons. Sabi niya, there was a couple who came to him. And the couple, they're about to separate. Sa atas, tinanong niya, paano ba kayo nagkakilala muna? Sabi nila, well, pastor, we came to know each other through the church where we attended. And then, what prompted you to get married? Tanong ni John. Sabi nila, well, it was because of the preaching of the pastor. Well, really? O ano ba pinipreach ng pastor ng time na yun? He was preaching about Joshua, about to conquer Jericho. Aba, paano naging related sa marriage yan? Pero itong kwento ng pastor, sabi ng pastor, nung si Joshua ay binigyan ng instruction to walk around Jericho 7 times, and after 7 times, the walls just collapse. And then the pastor said, bago ka man ligaw, ikutan mo muna yung babae ng 7 beses. Yan. Ikutan mo ng 7 beses. Pagka nag-propose ka sa kanya, her heart will just collapse. Aba, okay ah. Grabing application niyang kapatid. Sobra. You know, that application is not warranted by the text. Kaya mga kababaihan dito, pagka may umiikot-ikot, babantayan niyo yan. May mga umiikot-ikot sa inyo. Yes, alright. So, the primacy of preaching. The primacy of preaching. Next, let's move on to the philosophy of preaching. The philosophy of preaching. Alam na natin yung primacy. Lalo-lalo na yung predicatio verbi dei est verbum dei at saka yung tatlong qualifications doon. Dito po sa philosophy, we want to learn the biblical and theological foundation of preaching. Bakit nga ba tayo nagpre-preach? Kapatid, hindi po tayo nagpre-preach dahil mayroong survey. Nasabi sa survey, the most effective way to enlarge the church is through preaching. Wala po, hindi po tayo survey nakabase sa preaching natin. Ito po ang ating pre-preach dahil po ito ay isang mandate. Ito po ay utos. Dito po sa 2 Timothy chapter 4, verses 1 and 2, the Apostle Paul stated boldly the task of the minister of the gospel when he said, I solemnly charge you, preach the word. 2 Timothy chapter 4, 1 and 2. Diyan po hango ang ating mandate. Tayo po ay nagpre-preach dahil inutusan po tayo. Mandato po natin ito as preachers and pastors. We are to preach the word of God. I solemnly charge you, sabi po ni Apostle Paul. Kaya po, a theology of preaching must begin with the conviction that preaching is a mandate. Now friends, this mandate serves as the basis for our theology of preaching. We're going to study this in 3 ways, 3 parts. First, we will look into the power of preaching. Pakisulat po yung word na power, that's blank in your notes. We will look into the power of preaching. It is rooted in divine revelation. Pangalawa, we will look into the pattern of preaching as we reflect on the biblical evidence. Ano nga ba yung pattern na lumalabas dyan? And then yung pangatlo, napaka-importante, the practice of preaching that we find in the Bible, yung practice po nila as we recognize the different pastoral responsibilities.